So isang short vlog lang tayo mga chupapi. Usapang bola tayo. Usapang bola. I-share ko sa inyo yung mga dapat nyo malaman tungkol dito sa bola nung CBT natin. Na hindi naman to tinawag na bola na bilog to. Hindi po bilog to. Tinawag lang siya ng bola o fly ball. Actually, ganito yung korte niya. Nagro-roll lang yan dito. Nagro-roll lang yan dito sa puli natin. Hindi siya talaga bola. So, mga dapat nyo malaman tungkol sa fly ball. Ang bawat motorsiklo, meron niyang kanya-kanyang sukat ng flyball. Hindi pwedeng yung sukat ng flyball nito ay pwede sa flyball ni ganito, na ganitong motor. Bawat motor may kanya-kanyang lakihan ng flyball. Hindi bigat, laki. Laki ng diameter. Tulad nito sa ADB, yung sa Aerox hindi ganito kalaki. Yung sa NMAX hindi rin ganito kalaki. Sa Click hindi rin ganito kalaki. Iba-iba po yan ang sukat. Kaya may specific na flyball yan para sa motorsiklo talaga natin. Pero sa timbang, meron lang yang isang ginagamit na standard sa timbang na sukat. Yun po yung grams. Pero sa sukat ng flyball, yun po yung lagi nyo tatandaan. Kung ano yung brand ng motor nyo, yun yung hanapin nyo na flyball para talaga sa motor nyo. Pero meron yung iba, magkakapareho sila ng flyball. Pero hindi lahat. Yun po yung sa unang-una natin, yung klase ng flyball. Hindi po lahat pare-pareho yan. Okay. Paano nga ba ginagampan ng trabaho nitong flyball natin sa motorsiklo natin o sa CBT. So ito po yung flyball. Nakalagay yan dito sa ball ramp ng pulley natin. Yan, nakalagay yan dyan. So ang flyball kasi, umaangat yan. Once na bumibilis yung ikot ng motorsiklo natin o yung RPM ng makina, umaangat yung flyball natin. Dahil ito, umiikot din yan ng mabilis. Eh. So dahil sa centrifugal force, tinutulak yan palabas yung flyball natin. Yan, ganyan yung nagiging sistema niyan. Pag tinulak yan, ang nangyayari, yan yan eh, nakakabit dito yung pinaka-belt natin. Yan, nakakabit yan dyan. Pero ganyan yung pwesto niyan. Then, connected siya sa torque drive. So, once na bumibilis na yung ikot ng RPM natin, yung flyball, umaakit yung pataas sa ball ramp. Then, tutulak na yung pulley na ganyan. Tutulak na yan, then yung belt, sasampa na yan dito sa taas. Pag sampa ng belt, bababa naman siya dito sa torque drive. Then yun na yung i-deliver niya na power sa gulong ng motorsiklo natin. So yun yung ginagampan ng trabaho ng bola o ng mga fly bola. Bali pag ikot ng makina sa RPM, sasabay din siya sa taas ng RPM, umaakit yung pataas na ganyan. Pag sumagad na yan sa pinakamataas, so yun na yung pinakalimit niya talaga. Yan, ganyan ang ginagampan ng trabaho ng flyball natin. So, merong ano ah, merong mga nagko-combi ng flyball. So, i-discuss na lang natin yan sa mga susunod na topic natin. Papaliwanag ko lang muna sa inyo kung ano yung mga gamit ng flyball. At kung ano yung trabaho ang ginagampanan niya. So, yun, naalaman nyo na kung ano yung ginagampanan niyang trabaho. Siya yung nagko-control sa pagbuka nitong variator natin. Okay. So, dito naman tayo sa paglalagay ng flyball dito sa pulley ramp natin. Ang mga flyball po, lalo na sa stock flyball, meron niyang, mapapansin nyo, yung gilid niyan, meron niyang makapal na goma dito or yung pinaka-part nitong flyball, meron ding parang malalim, nakita na yung metal. So, ang pwesto po niyan, hindi yan basta sasalpak lang natin, na ganyan, maisipan natin, salpak na ganyan. Meron po yung part na makapal. Etong part na makapal na to, ito yung pinaka-ano natin. Imagine nyo, ang ikot nito, clockwise. Paganda ng makina natin. So, dapat ang pwesto niyan, ito yung pinaka-wall nung pulley natin, yung pwesto ng makapal na yan. Tingnan nyo ha, ito yung malalim, ito yung makapal. Yung pwesto niyan, dapat nakaharap yan na ganyan. Then yan, ito rin. Para pag-ikot nung ply nung pulley natin, kasi ito yan, yan yung sasalo ng impact dito sa wall. Hindi pwedeng pabaligtad ng ganito kasi pag pabaligtad, pwedeng maubos naman ang maubos to. Siyempre, katatama, impact. Pwedeng tumama na yung bakal dito mismo sa wall ng pulley nyo. So, pag nangyari yun, bakal to bakal o metal to metal, whatever, pwedeng mapudpud yung materials ng pulley nyo. Itong sa wall na ito. So, hanggang maaari, yung pwesto niyan, ito yung makapal. Siya yung nandito, yung sasalo ng impact. Pero may mga design ng mga
bola ngayon tulad nito sa JBT, sample na lang natin, parehas na siya ng ano ng side. Parehas na siya ng side. So, walang kaso yan kung magkabaligtad kayo ng kabit niyan. Kasi maganda na yung mga materialis na ginamit dito, kaya hindi na nila ginawa ng isang makapal, isang manipis. Maganda na yung materialis nito, yung mga aftermarket na pulley. Pili na lang kayo ng magandang klase na aftermarket na pulley kung sakaling magpapalit kayo. Sample na lang natin itong sa JBT. Walang kaso yan kung magkabalik ito ng kabit. Sa mga stock, normally ganito. Merong isang side na makapal, merong isang side na malalim. Okay. So yun, dito naman tayo, marami naman magtatanong, ano yung pinaka the best na combination o na bigat ng bola para sa kanila o para sa motorsiklo nila. So hindi po natin masasagot yan actually ng direkta. Nasa sa inyo po yan, depende yan sa preferred ng rider, sa bigat ng rider, sa terrain na dinadaanan, and then etc. etc. Pero pinaka the best talaga, dinesign talaga itong CBT natin ng mga manufacturer na perfect na yan eh. Almost perfect ha. Talagang pinaka-the best ano na yan. Setup. Itong stock. Pero syempre, yun nga, ulitin ko, iba-iba tayo ng preference sa pagdadrive, iba-iba tayo ng bigat, iba-iba tayo ng dinadaanan. So, kaya nagkakaroon ng modification sa CBT natin. So, yun ha. Pinamagiging baseline nyo lagi pag magseset kayo ng bola. Yung stock. So, ano nga bang gusto nyo mangyari? Gusto nyo bumilis? Gusto nyo lumakas? Lumakas sa ahunan, tumuling sa rektahan. Yan po yung ano, dapat nyong alamin sa sarili nyo kung ano yung gusto nyo mangyari. Unahin muna natin, kunyari mabigat kayo. So, ang terrain nyo, laging paahon. Gusto nyo malakas ang arangkada sa overtaking. Pinaka-the best nyan, alamin nyo yung baseline na magbawas kayo ng timbang sa bola. Kasi po ang mga bola, meron niya ano eh, meron niya mga timbang. So let's say ito 17G. Ito stock 19.99. Actually round off na yan, 20 grams talaga tong stock nung ADB. Gamit na kasi yan kaya medyo napudpud na siya ng mga 1 gramo. So ito yung stock nung ADB. 20 grams. So kung gusto niyo nang mas malakas sa ahunan, malakas sa arangkada, pwede kayong maggaan ng bola. At least 1 or 2 lang. Kung combination na 1 or 2 sa stock na bola na timbang. 1 or 2, magbaba lang kayo ng gramo. Let's say, gusto nyong magbaba ng 18. Pero wala naman kayong makuwang 18. Pwede kayong mag-combi 17-20. So, papatak pa rin siya doon almost sa 18 grams. Pero kung may makukuha kayo na straight grams na 18, mas maganda, straight grams na lang. Ay, papaliwanag ko na lang sa susunod kung bakit maganda yung straight, then kung bakit maganda rin yung combination. Pero yun nga, uulitin ko, kung gusto nyo ng malakas na arangkada, malakas sa ahunan, malakas sa overtaking, tas medyo aggressive kayo sa pagbigyan ng silinyador, pwede kayong magbaba ng bola, at least isa o dalawang grams lang. Unti-untiin nyo lang. Pwede kayo magbaba ng 2 grams, let's say ganyan. Kasi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ang magaan na bola, nagbibuild muna yan ng mataas na RPM bago siya umakyat o bumato, gumalaw yan. So, yung motor nyo, nakaka-build na siya ng mataas na RPM bago siya bumuka yung variator. So, ibig sabihin, nakakakuha siya ng momentum or buwelo. So, the more RPM, mas maganda. Yun nga lang, consequences nun, pwede kayong lumakas ng konti sa gas. Pero, depende rin naman sa piga nyo yan. Pero, yun yung may sasuggest ko sa inyo. Kung gusto nyo lumakas ng konti, magbaba lang kayo ng 1 grams o 2 sa bola. Kahit wag na kayong gumalaw sa iba, bola-bola lang ang usapan natin. So, kung gusto nyo naman ng medyo tumining, medyo humaba sa duluhan, hindi naman kayo kabigatan, pwede kayong magdagdag ng bigat ng bola. Let's say, 20 grams yung bigat o 13 grams sa stock. Depende sa stock ng motor nyo ha. Let's say na lang 13 grams. Normally kasi yan, yung ibang sukat, 13 grams. Pwede kayong mag 15 grams. Ayan, pwede kayong mag 15 grams para medyo tumining yung takbo ng motor nyo. Then, humaba yung dulo. Madagdagan at least 1 or 2 kilometer per hour. Hindi na masama yon. Then, makakasave din kayo sa gasolina nun.
pag mabigat yung bola nyo. Kasi mas mabigat yung bola, mas mabilis siyang umakyat. Mas mabilis siyang gumalaw. Low of centrifugal force tayo ha. Mas mabigat, mas mabilis siyang itatapon. Konting pwersa lang ng makina o ikot nitong variator natin, itatapon niya na yung mabigat na bola. Konting RPM lang. So, hindi kayo masyadong malakas sa gas niyan. Pero, pwedeng makompromise yung power naman ng motorsiklo niya sa unan. Konti lang. Depende pa rin yan ha. Mas mabigat, titipid kayo ng konti sa gas. Then, mas pwedeng humaba yung dulo ng motorsiklo niyo yung top speed. Pwede rin maging mas smooth yung takbo niyo. Napakaganda nito sa mga long ride. Pinaka the best niyan. Pero syempre, makakompromise dito yung acceleration niyo ha. Tsaka yung angunan. Sinasabi ko na sa inyo yan. Dahil na-encounter na namin yan. Makailang beses na. So ito lang yung ma-share ko muna sa inyo sa mga tips natin sa usaping bola ng CVT natin. I-discuss na lang natin yung iba tungkol dito sa pulley, tungkol dito sa torque drive, sa clutch lining, center spring, clutching, blah blah. Okay, salamat sa panonood nyo. Thank you very much din kay parin Justin B. At sa kanyang napakalupet na ADB. Nabola ako dyan. Nabola si Justin B. Sa usapang bola natin. So, paano, thank you very much mga sipapi. Sana may natutunan kayo sa usapang bola natin. Sumayon nyo ang kapepan. Bayo kayo nang makarami. Yeah. It's a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be-